Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verses 9 and 10. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyong aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. At kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Remain in His love. Paano po ba manatili sa pag-ibig ng Panginoon? Yan ay mahirap na tanong. Ano po? Paano ba manatili, Pastor, sa pag-ibig ng Panginoon? Eh, ang daming tao na gumagawa ng masama sa akin. Ang daming nang-aaway sa akin. Maraming tao na ninira sa akin. Tigit sa lahat, may mga tao na para bagang sila na mismo yung naging tinik sa aking buhay. Well, mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos para magmahal. Hindi katulad ng pagmamahal na nakikita niyo po sa sanlibutan. At paalala po sa atin yung sinasabi po sa Matthew chapter 5 verses 43 hanggang 45. Ang sabi po dyan, narinig ninyo ang sinabi, ibigin mong iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So ano ang ating gagawin? Ano po? Napakahalaga po niyan para manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Unang-una po, sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 26 hanggang 27, in your anger do not sin. Huwag daw po tayo magkakasala kung tayo magagalit. Ano po? Do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon na ang diablo makasingit sa ating buhay. So huwag daw po tayong magagalit. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander along with every form of malice. So dito po, huwag daw po natin i-grieve ang Holy Spirit. Paano ba natin nag-grieve ang Holy Spirit? Kung tayo po'y nagtatanim ng bitterness, no po, rage, no po, at anger sa ating puso, no po, yung tayo po ay nananakit ng kapwa po natin, nagsasalita tayo ng masama sa ating kapwa at nagkikimkim po tayo ng sama ng loob. So nagigrip po ang Holy Spirit doon. So kung gusto nating manatili talaga sa pag-ibig ng Panginoon, ay huwag natin igrip ang Holy Spirit sa pamamagitan ng ating mga iniisip at mga sinasabi. So mas maganda po yan ay magpatawad agad po tayo at huwag na po tayong magsalita. Alam naman ang Diyos kung totoong nagpatawad ka. No po, siya pong nakakakita niyan. Kahit ang ibang tao hindi nila nakikita yan, pero ang Diyos po nakikita niyang totoo kung tayo po ay nagpatawad. Ano po? Now, ano po yung dapat natin gawin? So sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So napakahalaga nitong verse na ito, ano po, kasi pinapaalala sa atin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Ganun din tayo magpatawad sa ibang tao. Ang sabi diyan, be kind and compassionate. Ano po, pakitaan pa rin natin sila ng pagmamahal, ng kabutihan. Ano po? At alam niyo po ba sa Mark 11 verse 25, pwede nating ipag-pray po yung mga taong naka-offend po sa atin kesa magtanim tayo ng sama ng loob sa kanila. Sabi po sa Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him so that your Father in heaven may forgive your sins. So magpatawad po tayo para mag-operate po sa atin yung principle of faith. Ano po? Kasi pagka meron po tayong bitterness sa ating puso, yan po ay instrumento ni Satan para hindi tayo makapanalangin maigi. So agad-agad magpatawad po tayo at manalangin po tayo at ipanalangin po natin yung ating kaaway. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 44, i-bless din natin siya kahit tayo po'y ginawa niya ng masama, no? At ang pinakamahalaga dyan yung sinasabi sa Romans chapter 12 verse 19, do not take revenge. Huwag tayong maghihiganti. Ang sabi dyan, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine
To avenge, I will repay, says the Lord. Ito, napakaganda pong katotohanan. Hayaan natin siya na kumilos po sa ating mga problema. Ano po? Ang mahalaga, magpatawad po tayo. Huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. At alam natin na ang Diyos naman ay naririyan. Ano po? Pang tayo'y ipagtanggol. At panghuli po ito, live at peace with everyone. Ano po? Minsan kasi ito po, hindi nyo napapansin po ito sa inyong buhay. Baka tayo naman yung nakaka-offend. Ano po? At kung nakaka-offend po tayo, no, nakakasakit din po tayo ng damdamin ng ibang tao. At isipin po natin na yung mga taong yun, eh, ganun po ang naiisip sa atin. Ano po? Baka akalain ninyo, minsan sila lamang po nagkakasala sa inyo. Tayo din po. Kaya ang sabi dyan, malinaw po, stop offending people, live at peace with everyone. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Sabi sa Romans chapter 12, verse 18, at sa Hebrews chapter 12, verse 14, tinuturuan po tayong to live at peace with everyone. And do not repay evil for evil. So, napakahalaga po ng katotohanan yan. Ano mga kapatid? Para manatili po tayo sa pag-ibig ng Panginoon. No. Halimbawa, ikaw talaga'y nasaktan ng ibang tao na offend. Ano po? Sabihin na natin, siniraan, ganyan. Ano po? Ang mahalaga po agad-agad magpatawad, ipanalangin mo yung tao na naka-offend sa'yo at huwag na huwag kang maghihiganti. Maganda pa nga, manahimik ka na lamang eh. Kesa mag-iisip ka at magsasalita ka against that person. So, pag ginagawa po natin yung nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Yun din po sinasabi sa verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. At mararanasan po natin yung sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 19 hanggang 20. No po, mapupuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos, no? Mapupuno tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong mga puso at yung kapangyarihan niya ay makakikilos po sa ating mga buhay. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.